kaibigan, welcome back sa ating YouTube channel. Sa umagang ito, inanda ko yung mga cuttings. Ipamigay ko dun sa bundok mamaya. Inanda ko siya kasi mga bata naghihintay dun eh. Tsaka yung bibigyan natin ng honey. Inanda ko na para pagdating mamaya dun eh. Ibigay na lang sa kalap isa-isa. So yung pupuntahan ko mamaya, yung medyo bundok na lugar, gusto ko yung mataniman yung mga bundok doon ng mga grapes para magkaroon sila ng puno. Kung sakali man dadami, makapamigay sila. So hinanda ko na. Yung iba nasa garden, ang dami doon. Bawat isang bata, binibigyan ko ng isang bandil, apat ang laman sa isang bandil para bawat isang bahay magkaroon ng apat na puno o kung mabuhay man lahat. Nakapangako kasi ako dun sa mga bata dun sa bundok, mga grupo ng mga batang maliit. Isang grupo yun sila, mga batang maliit na dadaanan ko doon. Pumupunta ako sa bahay namin sa bundok. Pinapansin ako ng mga bata ngayon. Kasi ako sa mga bata, friendly ako sa mga bata eh. Saka yung mga bata, ano sa akin, yung malapit sa akin. Kaya yung nagkaroon tayo ng ganito, tsaka mga honeybee, napangakuhan ko sila, nabibigyan ko sila. So, ngayon nakaka-schedule. Kaya inanda ko na to para mamaya, ipamigay na lang natin sa kanila. May tubo na nga itong iba oh. Ganda na itanim to. Ito, pag nagkaroon ka ng puno sa bahay nito, sabihin ko sa iyo, kapatid kaibigan, napakaganda. Hindi ka nabibili ng grapes. Gusto ko kasi sa lugar namin, bago man lang ako mapalos na sa lupang tinanimang ko, nakabidyo naman yun, na-upload ko rin. Magkaroon na sila ng puno kasi pag once na pinalos na ako dyan, so tatanggalin na yung mga puno ng grapes. Mayroon na sila mga puno. Mayroon na sila mga puno. Kahit naman ikaw kapatid, kaibigan, kung gusto mo magkaroon nito, basta makarating ka sa bahay namin, bibigyan kita. Pero yung dyan sa malalayo, pasensya na muna kayo, hindi ko kayo mapadala kasi marami akong ginagawa at saka baka hihingyan ako ng mga permit, di ang dami permit kukunin ko pero hayaan nyo pag ano, pag mayroon time na ako na ano, yung mga humihingi sa akin na malalayo, ibigyan ko kayo. Sa ngayon, pasensya muna kayo, hindi ko kayo mapadala. Kasi ang dami kong ginagawa sa garden, na wala naman akong katulong. Ako lang mag-isa. Ang dami pa itong cuttings na ipamimigay ko siguro, mga 4,000 cuttings mahigit pa ito o sobra pa ang pamigay ko. Ay iba, tumubo na nga, hindi naman hingi ulit lahat. Ay, tumubo na lang sa bahay. Kaya pag ano, naiimigay ko ito sa gitna ng kalsada, maglalive ako. Makita nyo na pinamigay ko talaga. Lalive ako sa Facebook. So yun lang kapatid, mamaya update ko kayo pag alis ko papuntang bundok. Kaibigan, welcome back to my YouTube channel. Sa hapong ito, meron tayong pupuntahan. Yung mga bata sa bundok na bibigyan natin ng mga honeybee at saka yung pangtanim ng grapes. So, punta natin sila. Patanim mo sa tatay mo ha. Sunod. Benson, lapit na. Lapit na. Lapit na. Lapit na. Lapit na.
Kon dito ka po no. Huwag mo nang ano yung Patid, kaibigan, kaya kinat ko yung video nung namigay tayo ng part 3 sa bundok. Namigay tayo ng cutting tsaka ano, honeybee. Kasagsaga ng pamigay ko ng ano, ng honey tsaka cutting, may biglang dumating yung lasing. Kaya ang ginagawa ko, pinauwi ko na lang yung mga bata. Tapos yung mga honey nila tsaka cuttings ng grapes, pinatid ko na lang doon sa bahay nila. Eh, pinahinto tayo ng lasing eh. Kaya, para maiwas yung ano, yan. Yan, pinapauwi ko mga bata, tapos binigay ko na lang yung mga cuttings na. Tapos umuwi na rin kami ng anak ko sa bahay namin. So, sa awa ng Diyos, natapos din naman, napamigay lahat yun. Yung mga dala kong honey tsaka yung mga cuttings. May dala kong cuttings na 1,000 pieces ng cuttings ng grapes. Yun, pinamigay doon sa kanila. Eh, para magkaroon sila ng ano ng grapes doon pag tumubo yung mga grapes na yun. Sana mapatubo nila. So, yun, yun yung nangyari sa part 3 ng kawanggawa ko. Biglang naputol yung video kasi may dumating na lasing. Eh, di natin sukataklayan. Meron biglang dumating na ganun. Kaya pinakat ko na lang yung video. Para yung mga bata makauwi tapos safety sila.